bansa, ay, yung Pilipinas ito, maganda, ganyan, ganyan, hindi na kasi dadaan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ano ba masasabi niyo ngayon sa may si experience ngayon sa may Manila Bay? Manila Bay, malinis, tsaka kapag stress ka, parang dito mo mauna maiisipan na pumunta. Yung view, tsaka yung surrounding, sobrang linis, tsaka ang sarap sa mata, ang sarap sa pakiramdam. Yun lang. First time yung ba, ma'am, dito pumunta? Wala na nag-open to, first time ko. First time, ma'am. Dati kasi pumunta kami dito, close pa to eh. Oo. So ngayon, first time ko makita yung Dolomite. So I'm so excited. Hello! Hindi ka na sila, Manicer, pumunta sa rito? Ano yan? Hindi ka sila, Manicer, pumunta sa rito? Dati, pumunta na sa rito, pero hindi ako kasama. So, interview ako to, Manicer. Matagal pa na ako sa rito, kaso nga lang, busy. So ngayon, makikita ko ng inside, curious ako. Parang malayo pa lang ako, naamoy ko na, ay, parang fresh. Parang nararamdaman ko na yung hangin na Manila Bay. Sobrang linis. Tsaka, dati kasi ang pangit dito eh. May idea ngayon, na pala kayo noon. Ngayon, parang gusto kong magpamasyal. Ito agad yung una ko naisip eh. So, ayun, na-excite lang. So, anong masabi mo dun nam, dahil nga sumarado po ang ating Manila Bay? Sarado po. Okay lang, at least na siya, nalinis siya. For good naman, para naman sa mga tao yun eh. Tsaka, mas nakikita natin yung improvement. Mas nararamdaman natin yung progress ng country natin, di ba? So, ayun, sana tuloy-tuloy na. So, umaasa kami for Bongbong Marcos. Ay, thank you, ma'am. So, sana lang, ano masasabi mo sa mga politiko na kumabatikos pa sa ating Manila Bay? Kasi hindi pa naman natin nasusubukan yung administration ni Marcos eh. Who are we to judge, di ba? Tsaka history lang yun eh. Ang kasalanan ng ama, hindi dapat binubuntun sa anak, di ba? So, huwag na muna tayo mag-judge. Tama muna yung mga toxic, bad issues. Abangan na lang natin kung ano yung mangyayari in the future, di ba? Give chance to other. Hindi yung nakikinig ka kung ano yung sinasabi sa'yo, di ba? Hindi ko pa naman napapatunayan, di ba? So, ako, gusto ko lang abangan kung ano mangyayari. Kasi, yung administration ni Marcos, okay naman eh, di ba? Nasira lang dahil sa mga akino, di ba? So, pangit naman na pangunahan natin yung mangyayari. So, subukan muna natin kung ano yung mangyayari talaga in the future. Just look for the positive side. Walang toxic. Kasi hindi healthy yung puro negative na lang, di ba, sa Facebook. Ang sama nung puro na lang, away, di ba? Yes. Ikaw tatakbo ka ba para kalabanin yung tao? Tatakbo ka para sa ganyan, sa kaaway mo? Hindi. Kailangan, may vision ka for the country. Hindi yung pansarili mo kagustuhan dahil galit ka sa tao, di ba? Anong magagawa ng galit mo, di ba? So, kailangan, hindi yung para sa sarili mo lang. Kailangan yung makakatulong sa bansa natin. Siyempre, magkakaanak ka, magkakapamilya ka. Isipin niyo, future generation. Kasi parang kawawa yung bansa natin eh. Dati naririnig ko kasi, sabi ng papa ko, Marcos, magaling, Marcos. So, hindi ako naniniwala na ganun si Marcos. Na magnanakaw siya. Kasi sa kwento ng papa ko, ng lolo ko, okay naman eh. Pero hindi ko alam kung bakit may mga nag-brainwash sa mga tao, di ba? Yes. So, brainwash lang yun. Oo, brainwash. Tsaka, huwag ka man hiniwala sa isang side lang nang hindi pa napapatunayan, di ba? Mayroon ka naman sariling isip. So, ayun, observe muna tayo, di ba? Give chance. Give chance to Bongbong Marcos. Okay. Yes. So naman, ano man masabi niya sa kaiyakan mo lang, Duterte? Duterte? Si Duterte sobrang tapang. Tsaka, alam mo, sobrang tapang niya eh. Hindi siya takot. Tsaka alam niya yung mga laws. Dapat ganun yung presidente. Hindi yung interviewin ka pa lang, parang natang ka na. Diba? Dapat, meron kang knowledge. And, dapat matapang ka. Hindi yung presidente ka, diba? Ano bang gulo mo sa bansa? Ba't ka natatakot? Ano, kung matatakot ka, eh magchicken puppet ka na lang ng ibang tao sa likod mo. Huwag ka mahilig sa mga sinasabi ng ibang tao. Gawin mo kung ano yung maganda sa'yo sa bansa mo, diba? Kahit marami ka nasasagasaan,
okay na yun. At least, nagawa mo kung anong gusto mo, diba? For the people, hindi yung sariling ano mo lang, diba? Saka pangit yun yung ano, may nag-ano sa'yo, nagsusulsod, may nagbabayad. Kasi, hindi ikaw ang makikinabang mismo, kundi yung mga tao. Gagamitin ka lang. Mahirap maging puppet. Ma'am, last question, ma'am. Kasi may mga kababayan tayo na galit dahil nga inilinis yung ano yung Manila Bay, sayang daw yung pera. Sayang, ano sayang diyan, ang healthy nga sa ang healthy sa katawan, sobra. Healthy sa isip, sa katawan. Kasi healthy siya sa katawan kasi yung amoy hindi na masangsang. Tapos sa physical, sa emotional kasi ang peaceful. Kasahin namin yung mga tao, energetic, masaya, di ba? Yes. For our own good naman yun, di ba? Hindi naman, ano bang masamang nadulot ng, yung iba ka lang, selfie ba yun? Di ba? Ang sarap is friend, tata ko mag-i-video ngayon. Yes. Sobrang linis. Siyempre, pag may mga friends ka, ano ko sa ibang bansa, ay, yung Pilipinas, ito maganda, ganyan, hindi nakatulad dati. Mag-flip mo siya sa ibang mga kaibigan mo, sa ibang bansa, ganyan. Hindi katulad dati, grabe ang pangit. Parang ayaw kong tumambay dito, ayaw mong selfie. Ngayon, favorite place. Yan. Natawa naman, ma'am. Nakatawa sinabi ni ma'am yung proud sa bilang Pilipino, no? Oo, dati kasi pag maririnig mo yung Pilipinas, ayoko sa Pilipinas, sa bansa nyo. Kasi maraming snatcher, maraming adi, madumi, mabaho sa kalsada, ganyan. So, pero ngayon, nung Duterte, meron ako naririnig ng mga comments, I like your president, gano'n. I like your president, Duterte, the one killing adi, gano'n. Natutuwa ako, sobrang parang antunog ng Pilipinas. Dati, matunog lang dahil kay Pacquiao, diba? Ngayon, proud sila sa president natin, gano'n. Tapos, proud ako maging Pilipino na. Hindi ko naman kinaya, pero parang ang pangit sa... Kamag-anak ko niya ng Catherine Bernardo. Ang pangit pa rin yun dati. Pinabash lang tayo tapos maging president natin, lutang sarot. So at least ngayon, ayun, isusulong namin yung Marcos. Ma'am, kamukha nyo nga talaga. May hawig kayo. Ano, Catherine Nabalda. Ano, galing pa kami ng Frantukan. Ang VICC kasi nandito. Alam mo, pag nag-jogging ka pala na may gusto kang puntahan, hindi mo na-feel yung pagod eh. Kasi excited ka, gusto nang pumunta, bilisan na natin. Pero pag hindi mo feel, pag jogging lang, mabilis na mapagod. Pero ngayon, kasi sobrang excited ako pumunta yung Manila Bay, hindi ko na-feel yung pagod. Ini-enjoy ko lang, pawatakbo ko. Ayun. Saan ba kayo galing, ma'am? Ha? Saan kayo galing? Susukan. Hindi. So, personal mo ba dito sa may Manila Bay? Manila Bay? Hindi. Lagi akong dumadaan dati kasi mapanghi. Tapos, kung mga family last time, bawal kasi sarado. Hindi naman makikita yung loob. Pero ngayon, mapupunta ko lang. Mapupunta ko pa lang. Nakakad ka sa Boat Bridge? Ha? Nakakad ka sa Boat Bridge? Saan? Sa Boat Bridge. Nakakad ka. Hindi pa. Hindi pa nakakad. Pero naamoy ko na eh. Napipil ko na yung friendliness. Ay, fresh air. Hindi naman kahit katulad dati, di ba? Saka dito, makikita mo talaga yung dagat, malinis na malinis. Oo, parang ang sarap. Ang sarap sa mata. Parang healthy. Makita mo palang malinis. Di ba, pag madumi, nakakairita? Opo. Kapag malinis, nakakatanggal ng init. Ayun, ang sarap. Parang nasa ibang bansa ako. Ma'am, thank you, ma'am. 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 Bye.